Bata pa lang si Elmer ay mahilig na siyang manood ng telebisyon bagamat wala sila nito sa bahay. Sa buong community namin, dalawa lamang yung families na merong TV. Kaya kaming mga magkakaibigan, nakikinood kami doon sa aming kapitbahay. Pinaka-earliest memories ko ng childhood ay Superbook. Ayun, tingnan mo. Nagkamali ako. May tao pala. Anong ginagawa niyo doon sa hayop? Maiingay kami, siyempre mga bata, no? Kaya may mga pagkakataon, nagagalit yung neighbor namin. Sinisigawan kami, pinapalayas kami, at pagkatapos noon, pinagsasarhan kami ng bintana. Pero siyempre, dahil gustong-gusto kong manood ng Superbook, gumagawa ako ng paraan. Dumidiskarte, kumbaga, umaakit sa puno, para masilip, no, yung TV nung kapitbahay. At doon ako nanonood habang nakakapit ako sa mga sanga ng punong kahoy. Sa ganong paraan na iraraos ko yung panonood ng Superbook. Uuwi ako ng bahay, sasabihan ko si tatay ko na bumili ng TV. Pero ayaw ng tatay kong bumili ng TV. Pinapaliwanag sa akin ng tatay ko na yung impluensya ng TV ay iniiwasan niya. Sa mga unang taon ng 1980, kung kailan ay kasagsagan ng martial law, minabuti ng ama ni Elmer na umalis na lamang sa probinsya para makaiwas sa mga nagre-rebelde sa gobyerno sa kanilang lugar. Lumipat kami ng Manila, no, 1984. At syempre, Manila na yan. Kaya dapat may TV na kami. So finally, yung tatay ko ay gave in. Bumili siya ng TV. Ito ay pagkakataon ko na talaga matutukan yung Superbook. So natutunan ko doon ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at saka yung paraan ng kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Matapos niyang mapanood ang programa, isang panalangin ng kaligtasan ang kanyang sinundan. Pagkatapos ng panalangin ay pinaliwanag na simula noon, ako ay naging anak na ng Diyos. Ang programang Superbook ay naging punla ng salita ng Diyos sa kanyang puso na sumibol at ngayon ibinabahagi niya sa iba. Ako ngayon ay nasa full-time ministry ng Child Evangelism Fellowship at ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo sa mga bata at maging sa pag-train ng mga teachers who will reach out to them para mas maging epektibo sila mga guro ng mga bata. Ito ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat ito ay kanyang ministry na ipinagkatiwala sa akin. Subalit hindi ko makalimutan na ang naging foundation ng aking pananampalataya ay ang Superbook na ginamit niya para mas lalo ko po siyang makilala.